So ayun, nag-reply na naman siya mga abe. Tinanong ko siya, what's the process? How can I pay? Through BDO daw or GCash? What's up mga abe? Bale, meron dito parang alam mo yung inoferan niya ako ng 1,000 subscribers tapos bibigyan niya daw ako ng 4,000 watch hours. Ito yung mga ganito yung parang alam mo yung may ini-scam ka na. Bali ngayon na ipag-communicate ako sa kanya. Isi-check natin kung saan hanggang saan itong taon to. Bali, ito na ipag-communicate na ako sa kanya. Kadalasan ng mga ganito, bandang India, tsaka yan, basta part ng India yung mga scammer na ganito. Tinatanong ko kung magkano yung I have connection with viewers that provide these services according to the YouTube policy. Really? Really? How much? Nakakatuwa rin itong mga to. Alam mo yung tinatarget nila yung mga small YouTuber na katulad ka. Eh, monetize na ako eh. Kumbaga, sasakyan lang natin yung trip na ito. How? O, diba? How is that? Malupit to. Tinatanong niya kung ay kung nakatira pa daw ako sa Pilipinas. Yes. I'm from Philippines. Kulit din. Alam mo yung pipiliting ka talaga. Sabi niya, I have a lot of customers from Philippines, all satisfied with my service. How can you? One customer got monetization with my work today. ₱2,600 daw mga abe. For 1,000 sub in 2 days. That's amazing. Hindi niya alam, ginagago ko na siya. Wag ako dude. How much you charge? Kaya kayo mga small YouTuber na tulad ko, huwag kayong basta-basta papatol sa mga ganito mga nagbebenta ng subscribers, kunyari tsaka 4,000 watch hours. Kasi hindi natin alam yun na yung pinaghihirapan ng pera ay mawawala lang pala dahil sa mga tulad na itong manluloko ng mga to. Ito patuloy ko pa rin siyang ino-communicate. Che-check ko kung hanggang saan yung taon ko. Bali, ₱260 for 100 sub in few minutes for satisfaction. Diba, may mga pinapakita pa sa akin mga Facebook profile. Many days, sabi ko sa kanya. Kawawa naman ko si Vicky o Bida. Saan niya kaya nakuha itong Facebook profile na ito? Grabe. Iba na talaga yung mga dami talagang manlalaw. Hindi ako naniniwala sa mga ganito. Kayo, ano opinion niyo dito? Yung mga nag
ibebenta kunyari ng subscribers siya, monetization daw 4,000 watch hours. Madalas na biktima ng mga ganito yung, alam mo yung nagmamadali na ma-monetize yung mga channel nila. Hindi nila alam pag pumatol ka sa mga ganito, risky pa, no? Mawawala yung pera mo, mawawala pa yung channel mo. Tagal na lang mag-reply, napapaisip na ko. What is the process? Bali, inaantay ko pa rin siya mag-reply, mga ali. Hindi pa siya nag-reply. How can I pay? Wag ako, dude. Bali, nag-start yung conversation kasi may group akong sinalihan yung YouTube subscribers Philippines. Doon siya nandadali ng mga pwede niyang biktima. Eh na yun, no? Bigla siya nag-send sana, get 1,000 subs and 4K watch time in cheap price, inbox me or WhatsApp me. Nireply ko una sa kanya, no thanks. Tapos tinanong niya ako kung may, you have YouTube channel? Bro, I'm provider of subscribers and views. Ayun na, dire-diretso na yung conversation. Ngayon medyo tumagal yung pag-reply niya. Siguro nag-iisip siya ngayon na ito. So ayun, nag-reply na naman siya, mga abe. Tinanawas siya, what's the process? How can I pay? Through BDO daw or GCash? Where are you from? Tanayin siya. Where are you from? How can you prove that it's legit? Sabi ko. Lukuhin niya pa ako. Luluto ako eh. Storbo to eh. Kala naman niya. Basta-basta nga ako may scam, no? So ayan. Naabang ako pa rin siya mag-reply. Diba? Natatagalan siya, parang kinikilig na siguro siya. Kala niya napapasakay niya na ako. Hindi niya alam siya yung pinapasakay ko. Sabi ko, bro, I will send you now. Tingnan natin. Sabi ko, bro, I will send you now. Grabe siya. Matindi to. Sabi ko, stop pulling small YouTubers.
Tinigilan ko na siya mga ate. Kasi saan pa mapunta to yun. So, tips ko sa inyo mga kombi. Tulad kong small YouTuber, huwag nyong madaliin yung channel nyo na kasi nagtapos mo rin yan yung requirements kasi ako, nag-start ako ng August, na-monetize ako ng March, August, September, October, November, December, February, December, January, February, March, bali 7 months bago ako na-monetize mga kombi. So, sa tiyagain nyo lang, upload lang na upload. Kasi kahit konti lang yung views nyo, at least na iipon yung watch hours nyo. Tsaka huwag yung madaliin nun. Hindi ko rin na-advise yung sub to sub kasi magsasubscribe lang yun sa'yo. Dahil nga magsasubscribe ka lang din sa kanya. Bahal hindi yun organic. Pag nag-subscribe siya sa'yo, hindi naman siya manunog-vlog ng mga videos mo. So, sa tuloy-tuloy lang mga rap, walang big YouTuber ngayon na hindi kumain sa pinagdadaanan natin. Ingat kayo lagi. Hanggang dito na lang muna yung short vlog natin. How to scam a scammer. So, sneakerhead out. Peace.